So yan. Ngayon naman po, pag-aralan natin, ano yung mga hindrance in giving first aid? Pag sinabi po nating hindrance, ito po yung mga circumstances. Ito po yung mga pagkakataon. Ito yung mga scenario na kung saan tayo po mismo ay hindi makapag-perform ng isang maayos na operation or na hindi tayo makapag-apply ng first aid ng maayos. Ano-ano po yun? Una-una yung sabi na po dyan is unfavorable surroundings. Ibig sabihin daw po nun, yung kung saan nangyari yung isang aksidente ay hindi favorable. Ano po? Katulad po ng mga na-encounter namin before. Ano po? Yan. Yung isang na-aksidente na tinulungan namin, pumailalim sa bus. Ano po? So napakahirap bago namin ma-apply ng first aid kasi talagang kukunin mo pa siya doon sa ano no, doon sa ilalim ng bus. Meron naman din po kaming na-encounter, ano po, pasensya na no sa mga kumakain. Nagulungan siya ng ano no ng dump truck. So hindi namin basta pwedeng tanggalin kasi na naipit yung binti niya doon sa pinakagulong. Okay, pagka pinaandar mo, tuloy ang makakain. Pagka inatras mo naman, ganun din magugulungan siya. Okay? So may mga ganun po tayong ano no, mga circumstances pagdating sa application, pagdating sa labas. Ganun din kahit sa loob ng bahay, ano po, pwedeng nasa bubong or pwedeng nasa kisame. So marami tayong mga circumstances or mga scenario na pwede pong ma-encounter na hindi naman po sa lahat ng pagkakataon eh accessible yung patient. Hindi naman po sa pagkakataon ay kumbaga favorable yung or comfortable tayo doon sa scenario na kung saan tayo ay magpe-perform. Okay? Ano pa po yung pangalawa? Presence of crowd. Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, 'di ba? Maraming purpose kung bakit may crowd. Okay? So bakit naging hindrance yung presence ng crowd? Pwede kasi yung crowd din mismo ang magbigay sa atin ng pressure. Diba? Kung ito po, na-encounter namin before, not only sa mga ordinary accidents, but pagdating din sa mga pagre-response natin sa fire incidents, magre-reklamo yung mga bystander, bakit ngayon lang kayo dumating? Siyempre, as usual, late na kayong dumating. Common natin maririnig yan. So, ikaw ngayon, bilang isang first aid provider, nagpadala ka doon sa presence ng crowd, doon sa pressure na ibinibigay sa'yo ng crowd. Eh basta kung ano-ano na lang ang ginawa mo doon sa pasyente mo, hindi ka na nakapag-perform na maayos kasi nadala ka nung pressure galing sa crowd po natin. Or mismo yung crowd ang talagang nag-ano na sa'yo na, oh, dalin mo na yan, bilisan mo naman. Bakit yun? Yung mga ganun po, no? Yung mga ganung circumstances. Ano na po yun? Proven na po yun na talaga makakapagbigay siya ng pressure. Pero as a first aid provider, dapat hindi tayo magpadala sa pressure ng crowd. Kasi kailangan po natin i-perform, yun dapat natin i-perform regardless na ano man po ang sabihin nila. Kasi bakit? Yung gagawin natin doon sa pasyente, magiging benefits niya yun. Ano po? Kasi siyempre, unang-una, hindi naman naiintindihan ng crowd kung ano ang kung bakit mo siya kailangan i-control bleeding. Siyempre hindi naman lahat ng crowd naiintindihan bakit mo siya kailangan i-splint bago mo galawin. Ano po? And kung ipapaliwanag mo naman 'yon, it takes time and effort para gawin mo 'yon. 'Di ba po? So, huwag tayo magpapadala doon sa presence or pressure na ibinibigay sa atin ng crowd. Ano pa? Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, 'di ba? Na kung anlayon nung crowd natin ay gumawa ng masama. So siyempre ikaw ngayon hindi ka makapag-perform ng maayos kasi mayat maya tinitignan mo yung crowd mo. Mayat maya chine-check mo yung crowd mo kung ano na ba ang kanilang movement. Chine-check mo baka mamaya ikaw din mismo nawalan ka na ng gamit. May mga ganong circumstances na rin po before na yung first aid provider ninakawan. Hindi lang yung patient ang nananakawan, pati po yung mismong mga tumutulong ay ninanakawan. Ano po? Nakakalungkot syempre dahil ikaw na nga lang ang
nag-effort para tumulong and yet ikaw pa rin ang gagawa ng masama, di ba? Eh hindi naman lahat ng tao ganun ang ano eh. Hindi naman ganun ang kanilang mindset, di ba? Meron na ang mindset nila ay mag-take ng opportunity na gumawa ng masama sa kapwa nila regardless of the circumstances. Kaya dapat po tayong maging maingat din po. Ano pa? Na lastly, pressure from the victims or pressure galing sa relatives. Ito po, na-encounter na din po namin yan. Okay? So madalas sa pagkakataon, mismo yung pasyente, yung crowd mo tahimik. Na, kumbaga sila pa nga, nagpapasalamat kasi may nag-volunteer para tumulong. Itong pasyente mo ngayon, siyempre parang nainip na siya siguro, may pain siya na nararamdaman, kaya siya, ikaw mismo, minamadali nung pasyente, nabilisan mo. May mga ganun po, ano? Iyon naman po, siyempre, iba naman ang pakikitungo na natin dito. Dito, siyempre, dahil siya yung patient mo, siya yung client mo sa pagkakataon na to, at magbe-benefit siya doon sa gagawin mo. So, kailangan naman natin ipaliwanag doon sa patient natin mismo kung ano yung purpose, bakit natin gagawin yon. Para magkaroon siya ng cooperation. Kasi there are some circumstances na ang patient mo hindi cooperative. So kaya kailangan ipaliwanag mo doon sa patient mo ano yung purpose, ano yung ginagawa mo sa kanya. Okay? And ganun din pagdating sa mga relative, nagbibigay din siya ng pressure kasi tatandaan natin mahal nila sa buhay yung nabiktima ng isang aksidente, kaya bawat kilos, bawat aray, bawat ano man ang maging reaction ng pasyente, ang magiging normal na ano niyan. O teka, bakit? Anong ginagawa niyo? Bakit umaaray yung kamag-anak ko? O ba't umaaray yung anak ko, yung tatay ko, nanay ko, lola ko, lolo ko? O, yung mga ganun. That is the natural reaction. So pagka ganun naman, unang-una, ano po? Okay? Regardless kung yan man ay patient, yan man ay relative, or yan man ay crowd. Unang-una po, huwag kayong makikipag-away. Do not argue with them. Ano po? Do not start na mauuwi sa physical confrontation. Kasi although may mga ganun, 'di ba? Syempre, nadadala ka ng emotion mo, pero 'di ba? Ang dulo minsan ikaw nakikipagsagutan, siya mismo yung rescuer, yung first aid provider, nakikipagsagutan doon sa kamag-anak, sa pasyente, or even doon sa bystander, may muntik na maghamon ng suntukan. So, yung mga ganun, ano, na dapat as a first aid provider, we're always, dapat tayo ang nasa top ng situation. Dapat tayo ang nagmamanage sa kanila. Hindi sila ang nagmamanage sa atin. Hindi dapat sila ang magdidikta sa atin kung paano ang ikikilos natin. Hindi po dapat ganon. Kasi tayo ay trained. So, dapat alam natin kung paano natin sila i-handle. Okay, so, ano pa ang purpose? Maraming purpose kung bakit natin pinalalayo ang patient. Bakit natin pinalalayo yung bystander. Ano? Ang isang purpose niyan is, syempre, hindi nga ikaw yung mariringgan nila ng yung sitwasyon ng pasyente. Pwedeng manggaling sa bystander. Kaya hindi ng isang purpose dapat ang bystander natin pinalalayo. Tsaka para magkaroon ng hangin, na sariwang hangin yung pasyente. Kasi pagka dinagsa yung pasyente mo, syempre wala ng hangin. Tsaka lalo na sa panahon natin ngayon, syempre hindi natin alam sino ba ang positive doon o hindi. Baka mamaya, di ba? Syempre dikit-dikit, so wala ng social distancing. Baka mamaya mahawa din tayo nung kung ano man meron doon sa bystander natin. Okay? So, yan po yung mga ilan sa mga circumstances na kung bakit tayo ay hindi makapag-apply ng maayos na first aid sa patient po natin. Okay? So, again, una-una, maging ano po tayo, no? Maging assertive tayo. Okay? Hindi tayo dapat ang pinasusunod ng ano, no, ng crowd. Hindi tayo dapat magbigay sa pressure na nanggagaling sa crowd, sa victim at sa mga relatives po nung patient po natin. Okay? Magandang araw po, Lifesavers. Hinati-hati po namin into bite-size video ang ating first aid training.
para lahat po tayo ay makapanood at matuto ng first aid. Tumutok lang sa aming YouTube channel for more first aid videos. Manatiling ligtas, Lifesavers!